sa inyo mga mundo ko, magandang umaga po sa inyong lahat at sa mga bago pa lang dito sa aking YouTube channel. Welcome na welcome po kayong lahat dito sa Gerald Official Vlog and pasupport po ako ng aking YouTube channel sa pamamagitan po ng pag-subscribe and i-click nyo na yung bell icon para ma-notify po kayo always kapag meron po akong mga bagong uploads ng video. Yun, so yung goal ko po ngayon is ma-hit po yung 10,000 subscriber. Kung kaya't sa mga kasabong natin dyan, sana supportahan nyo po itong channel ko para ma-hit ko na po yung 10,000 subscriber and then meron din po akong i-return back po sa inyo. So, magsishare po ako ng aming mga linyaga. Magpaparapol po ako automatic kapag na-hit ko yung 10,000 subscriber, magpaparapol po ako sa inyong mga kamundo ko. Yung kumbaga, share the blessing lamang. Kumbaga, i-return back ko lang po yung inyong tulong sa aking channel. Parang ganun, mga mundo ko. So, kung kaya't, supportahan nyo po ito. Maraming salamat po sa lahat po ng susuporta. So, sa mga kasabong natin na sa kanilang mga farm, na sa kanilang mga manukan, sana maging maganda po yung araw nyo ngayon. Yun, araw po ng Monday, workday po sa ating mga ibang kababayan. Ngayon ay nagtatrabaho na, sana maging maganda po yung araw nyo. Yun. So, sa mga mundo ko, yung champion natin kahapon sa Basagan ng Pula, is si Among Tose na naman. So, dominating ko talaga si Among Tose sa World Beatmaster Cup. Yun. So, congratulations Among Tose, solo champion, tiba-tiba ka na naman. Yun. Congratulations sa'yo Among Tose, solid na mga bloodline. So, yun. And then, mga kamundo ko, for today's video is papakita ko lang po sa inyo yung aming mga Melsims Black Hen, yung ginagamit namin sa breeding. So, ito po ay anak na ng aming original na Melsims Black na wala na po. Yun. Ano na po yung original namin eh, is na dead. Yun, dead ball. Tinamaan ko siya ng sakit na Marek. Yun, Marek po, isang heavy disease na kung saan heavy po yung kumapit na bacteria sa ating mapanabong na manok and then hindi po siya kaagad makukure ng antibiotiko lamang kung kaya't kailangan po natin talaga ng heavy na antibiotic para sa sakit na Marek. Yun po yung ano ko doon, yung parang a few moments later knowledge ko dun sa heavy po talaga sa bacteria. Kung kaya't ugaliin po natin mag-disinfect ng ating manukan, linisin po yung ating manukan para hindi po dapuan kagad ng bakterya yung ating mga panabong na manok. So, yun na mga mundo ko. Simulan na natin tong video na to, presenting our Melsims Black Hen. Shoutout to Marindoki Backyard Breeder, El Pesco Barbosa TV, and Jose Jala from Silangan, Katigan, Tayabas City. Keep safe always. Yan mga mundo ko, narito na po yung aming isa sa mga Melsims Black Hen na ginagamit. Yan, bali apat po to sila na anak po ng original namin na Melsims Black. Yan. So, yan. Anong masasabi nyo mga mundo ko sa ating mga Melsims Black? Comment nga down below mga mundo ko. And then, maaari ko din po itong iparapol po sa inyo kapag na-hit ko na po yung 10,000 subscriber. And, sa ngayon mga mundo ko, hindi ko pa po ito or hindi pa po namin binibreed kasi nagmo-molt po. Yan, molting po sila ngayon. Yan, kung makikita nyo naman oh. Molting po sila. So, magagamit pa po namin ito siguro January pa. January breeding. Yan. So, ibibreed namin ito sa Velcro. Yun. Pero meron na po itong anak, yung mga Melsims Claret. Kung makikita nyo po yung mga, yung last vlog ko na mga Melsims Claret, ito po yung nanay na ginamit namin. Yan. So, ngayon, mga mundo ko, kukunin ko pa po yung tatlo. Ito, mga mundo ko, yung pangalawa nating Melsims Black Hen. Yan, straight comb po siya. Kung makita nyo mga mundo ko, straight comb po. Yan. Tapos yung paa naman, semi blue legs po. Semi blue legs, hindi po black legs yung paa. Semi blue legs mga mundo ko. Yan. Ito po yung pangalawang ginagamit namin. Bale, apat po to sila. Straight comb. Yan, magandang klaseng hen. Yan. So kukunin ko pa po yung dalawa. So yan, ito po yung pangatlo nating Melsims Black Hen. Yan. So makikita nyo, ito po, ibang ano po ito, picom po ito. Yan, picom sa mga mundo ko. Yan. Ano po masasabi nyo sa mga Melsims Black po natin? Comment down below lang mga kamundo ko. Yan. So January pa po ito namin magagamit. Yan, picom po, picom. Yan, so kukunin ko pa po yung ika-apat. Yan, ito po yung ating ika-apat na Melsims Black Hen. Yan, so ito naman, parang green legs po siya. Yung kanyang paa po ay parang green legs na. Kasi mga mundo ko, itong mga Melsims Black po namin, trinos po namin ito sa hatch po. So heavy po ito sa hatch mga mundo ko. Kung kaya't makikita nyo po yung mga paa, meron pong semi blue legs, meron din pong semi green legs. Yan, kasi yung mga hen po na ginamit namin, yung mga nanay nila,
is Hatch po, mga kamundo ko. Yan. So, ito po yung ikaapat natin na Melsin's Black Hen. Yan, sa mga kamundo ko dyan, comment down below lang kung ano po yung mga gusto nyo pang makitang linyada namin dito sa aming munting manukan. So, ngayon, ipapakita ko na po sa inyo yung mga anak nila. So yun mga mundo ko, ngayon pupuntahan po natin yung aming pangalawang manukan upang ipakita ko naman po sa inyo yung kanilang anak mga mundo ko. Yun. So meron po yung mga anak na, ito na po yung mga Melsims Claret nung binag ko po sa inyo nung last time na mga matured na. Ito po yung mga anak nila, crinos po kasi namin yung aming mga Melsims Black Hen sa Claret. Yan. So ngayon papakita ko po sa inyo na yung sample po ng anak nila. Yan. So papunta na po tayo sa pangalawang manukan. Dito po sa bahay ni Uncle Anthony Acuña. Ayan yung aking partner. So malapit lang. Malapit lang po yung pangalawang manukan. Dito po namin nilalagay yung aming mga stag na pangbenta. So narito po yung isa. Ito po yung claret na broadcock namin. Ayan. Yan po yung ginamit ko. Ayan. So ito po yung anak. Yan po yung anak. Straight comb. Ayan. So, narito po yung isa. Mga sample lang po ito ng mga anak nila, mga mundo. Ito po yung isa. Yan, picom naman po ito, picom. Yan, picom. So, yan po yung iba. Yan po yung iba ng mga anak. Yan. So, mga matured na mga mundo. Matured na po yung mga iba. So, ito po yung ating pangalawang manukan. Yan. That's it mga mundo ko. Nakita nyo naman po yung aming mga Melsims Black Hen na mga materials na ginagamit po namin dito sa aming munting manukan na pang-cross din po sa aming ibang bloodline na narito. Yon. So, nag-originate po yon sa Erica's Moa Game Farm, Cebu City sa ating kaibigan na si Uncle FM Fernando. Siya po yung nag-share ng linyada na yon. Sa kanya po yung nanggaling mga mundo ko yung Melsims Black na sa, binigay po sa amin and then sabi po niya na paramihin daw po namin and then maintain po yung bloodline na yon kasi mataas nga po yung winning percentage yon. So proven and tested na po namin na mataas po talaga yung winning percentage ko ng Melsims Black kasi lamang po talaga sa panalo mga mundo. Kung kaya yun din po yung ginagamit namin sa ngayon na pang-cross din po sa ibang bloodline namin. So ako po yung nagpapasalamat kay Uncle Efren Fernando na dahil sa kanya na, dahil po sa pag-share niya po ng bloodline na yon, malaking tulong po yun dito sa aming munting manukan para ma-upgrade po yung ibang mga bloodline po namin. So yun mga mundo ko. So that's it lang mga mundo ko, yun lang po muna yung vlog natin para sa araw na to. So stay safe po, stay strong, stay healthy and be happy always. Peace out mga mundo ko.